amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sanggatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at sampu ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. Bawas presyo ng langis, asahan bukas. LPG itataas naman. 5.3 magnitude na lindol lumayi-umanig sa Dinagat Islands. Kapitan sa Nagasuti na heat stroke daw patay habang nangangampanya. Tubig para sa mga irigasyon, babawasan water levels hanggat dam mapapanatili. Damage sa nhipo ng El Nino phenomenon pumalo na sa 4.5 bilyong piso. Duterte nagtalaga na na ng bagong pangulo ng Social Security System. NPA idiniklarang persona non grata sa dalawang barangay sa Agusan del Sur. Lahat ng bansa dapat daw ay may batas laban sa fake news ayon kay Zuckerberg ng Facebook. Ibaloy Festival ipinagdiriwang po sa kauna-unahang pagkakataon sa Baguio City. Sunog sa Boracay, 70 pamilya ang iniwang walang bahay. At mga Hollywood celebrities na kumukundina sa bagong batas ng Brunei lalong dumadami. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayong magkaroon na po ng batas sa ating bansa laban sa pagpapakalat po ng mga fake news? Repeat, sang-ayon ba kayong magkaroon na tayo ng batas dito po sa ating bansa
sa laban po sa pagpapakalat ng mga fake news. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Lahame. Welcome po sa ating pandaigdigang broadcast ng Palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At simulcasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa 1,000 mahigit pang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po sa studio ay pinalilipad na ni Broadcast Officer Clarence Ondaya. Habang nakaremote po rin sa ating paligid ang ating Operations Head Engineer Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso, and Creative Producer Carlo Reyes. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaligtang pakilike ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment po kayo, i-follow at i-share. Especially ang ating live video para mas marami pong nakakaalam sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Ulitin natin ang ating survey question, sang-ayon ba kayong magkaroon na ng batas laban po sa pagpapakalat ng fake news sa ating bansa. Alright, sige. Bilang pangunang bahagi po ng ating palatuntunan, iratsada na muna natin ang mga balita courtesy ng ating mga Leader News reporters. Pagbaha daw po ng mga imported na sibuyas, mga magsasakang Pinoy ang tinatamaan. Report! Hatid na sa atin ni partner Paring Jojo Sikat live mula sa Senado at sumama pa rin sa senatorial sorties ni Senator Villar. Yes, Paring Jojo. Labis na nababahala itong si Committee Agriculture Chair Senadora Cynthia Villar dahil sa sobra-sobrang importasyon ng sibuyas sa bansa. Napagalaban itong si Senadora Villar na umaabot sa 100,000 metric tons ang naiangkat sa bansa na sibuyas noong taong 2018. Kaya hanggang sa ngayon, dagsa pa rin sa merkado ang mga imported onions. Dahil dito, sinabi ng Senadora, labis na naapektuhan ang kita ng mga lokal na magsisibuyas sa bansa dahil sa sobrang binabarat sila ng mga traders na ang katwiran ay maraming imported onion na mas hamak na mura sa lokal na sibuyasa. Walang aniya na magawa itong mga magsasaka kundi ibenta itong kanilang mga naisaka sa paluging halaga, kaya't iginitibilyar na dapat na kontrolin ang pagdagsangan ng imported na sibuyas sa bansa. Ayon dito kay Villar, binalance nila yun. Kaya ngayon, bumagsak ang presyo ng onion. Kasi noong around the year before, parang 38,000 ang in-import. Ngayon, more than 100,000. Kaya talagang displaced yung mga onion farmer in terms of getting a good price for their onions. Anong epekto nun sa mga local farmers? And siyempre, mas malaki ang supply. Hindi bumababa ang presyo. So parang hindi mayalis dito kay Villar na questionin itong Department of Agriculture kung bakit pinayagan ito sobra-sobrang pagangkat ng sibuyas na ang nagdurusa sa ngayon ay itong mga lokal na magsasaka. Ito, si George Sikat na gulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung problema po ng mga magsasaka magtatanim po ng sibuyas, talagang ramdam na ramdam ng ating mga kababayan. Ewan ko baga ang policy ng ating bansa. Bakit baga kapag medyo may imbalance ng supply ay they always resort to importation. Hindi nila tinitingnan kung alin talaga ang mas sustainable na solusyon. Yung suportahan ang local and domestic agriculture industry or yung maglabas po ng dolyar at bumili ng mga imported na agricultural products. Ayun nga, tama si Senator Villar, ang tinatamaan po ay ang mga Pinoy na magsasaka.
Nagpapatuloy pa rin po yata ang komisyonan eh. Komisyon sa bawat importasyon. Diyos ko po, yan bang ganyang uri ng mga palusot eh, nangyayari pa rin po ba yan sa liderato ni Manny Piñol ng Department of Agriculture at sa mga agencies sa ilalim ng DA? By kung palimit, malimit at paulit-ulit na importasyon ang inyo pong mga solusyon, masisisi nyo ba na mag-iisip po o mag-isip mabuo sa isip po ng mga Pilipino, especially yung pamilya po ng mga magsasaka, na pag-isipan kayo na tila yung mga dating nakagawian ng mga korap na umupo sa gobyerno ay tila ganun pa rin. Ulitin ko ha, hindi nyo masisisi if you always resort and you are resorting always to importation. Samantala mga kaibigan, na tuloy tayo sa iba pang balita. Unahin muna natin yung kainan ng ano. Okay ba yan? Yung parang masarap yung balot na dadadala ni Nolan. Si Nolan po ay sumaksi sa Balut sa Puti Festival dyan sa Pateros at tila nagkaalaman kung sino ang may pinakamasarap na putahe ng balut delicacy na yan na world class daw, ha? World class! Alamin natin sa report, special report ni kasamang Nolan Ariola. Yes, Nolan. Masayang ipinagdiwang sa Bayan sa Puti Festival nitong laro ang inihain sa pista ng Pateros at siyang balot ang main ingredient. Isa-isang tinikman ng mga hurado ang mga putahe ng 13 contestant sa balot kulit contest at ang nagwagi sa palisan ay Cherry Dagan. Dahil sa Pateros lang may masarap na balot. Pinakaiba ng balot dito. Yung quality niya. To be specific, ang balot na masarap, maliit ang balot. Okay. Ibig sabihin, pag maliit ang balot, tama sa araw. Masarap yung sisew na may puti-puti pa sa paligid. Okay. Yun ang pinakamasarap na balot. At yun yung dito, yun ang balot Pateros. Yun ang balot Pateros. Tawagin namin ay balot sa puti. Prioridad ng Department of Tourism National Capital Region na magsagawa ng community tourism awareness para isulong ang kahalagahan ng balot industry sa hinikayat naman ni Mayor I. Ponce na taga Pateros na paunlarin ang negosyo ng balot. Yeah, I mentioned to Mayor Ponce earlier, sana no, yung mga niluluto dito na pitad ang balut, adobong balut, we hope na makita natin sa mga restaurants, especially here in Pateros. So, magandang matikman din ang ating mga bisita, itong mga kakaibang lutuin na ang unique ingredient ay balut. So, we're also planning, the Department of Tourism NCR Regional Office is also planning to conduct a community tourism awareness para naman makita ng mga taga-Pateros kung gaano kahalaga ang balot. Yung livelihood and training center na itinayo. Ginawa po, libre ito, ginawa po namin for the first time dito sa ating bayan. Ini-encourage natin ang ating mga kababayan to set up factories, ano? To set up
parang some sort of cottage industry sa kanilang mga bahay para mag-manufacture din ng balot. Binibigyan natin silang know-how, hindi lamang yung traditional way, pati yung paggamit ng makabagong pamamaraan, yung incubator, no? Tinuturuan din natin ang ating mga kababayan yan para lumaki talaga, gumanda talaga yung ating balot industry. Makabagong teknolohiya kagaya ng incubator na di kuryente ang ginagamit ngayon ng Manpower Training and Livelihood Development Center na proyekto ng pamalang bayan ng Pateros. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 10 ang gumagawa ng balot sa makalumang tradisyon. Tapos meron kaming nitrogen wire that provides the electrical heat. Ang balut making is simply what? Mother hen sitting on its egg. Tama? Ganun lang, sinisingulate ko lang yun eh. And therefore, ano ibig sabihin doon? It's only the heat of the mother hen that is transferred from the body into the egg. Kumbaga siguro, pag nagluluto tayo, di ba? Pag may ginagawa tayo, may metros lagi mong ginagalaw. Mas masarap siya. Medyo mas bon. Itong traditional. Pero same procedure din po. So, ang kaibahan lang po sa incubator, kapag pinasok mo na siya, hindi mo na siya gagalawin. Mula rito sa Bayan ng Pateros, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Festival na yan at yung local tourism dyan sa Pateros ay pasisiglahin. Ayan, so at least hindi na yung ano, hindi na yung traditional na balut lamang ang lasa, no? Iba-iba na, no? Iba-iba na. The creative way of cooking balut. Yan, paborito yan ni Clarence. Yan. Nolan, ano naman, hindi naman papapanis yan eh. Makakarating yan dito nang hindi papanis. Samantala mga suki, inaasahan na raw pong mas hisigla ang mga beauty pageant dahil bumalik na sa Mutsyanang Pilipinas si Binibining Curry Quirino. Ang development na yan sa pagandahan, pinantayan pa rin ni Mike Francisco. Yes, Mike! Yes, she's back! Buhay na naman ang pageant industry sa pagbabalik ni Miss Cory Quirino, dating National Director ng Miss World at ngayon nahirang na bagong presidente ng Mutsyanang Pilipinas. Magandang hapon po sa ating lahat. Cory is back. Bumalik na po ako sa beauty pageantry dito po sa Mutsyanang Pilipinas bilang presidente ng Mutya. At ang layunin po namin ay hanapin, ma-discover, ma-train ang hometown girl. Kaya meron po kaming kasunduan itong hapon na ito kasama ang DILG at Liga ng Mga Barangay. Nang sa ganon, ang aming paanyaya sa lahat ng mga kababaihan ng Pilipinas na may pangarap maging beauty queen, hindi lamang beauty queen, kasi meron po kaming tie-up ngayon kay Ogie Alcacid sa kanyang A-team at pati na rin sa ABS-CBN sa kanilang talent center. So, hindi lamang beauty queen. Baka pwede kang maging TV o movie star, o pwede kang maring newscaster, or model, commercial model. Kahit ano yung magiging pangarap po ninyo, maganda ka, matalino ka, may talento ka, you have your time to shine with Mutya ng Pilipinas. Mag-uumpisa na po ang aming search sa April 2019 at ang aming pageant ay gaganapin sa Agosto ng 2019. Kaya, don't be shy, apply with Mutya. Sa kanyang pagbabalik, buong suporta mga kaibigan at mga kilalang personalidad at opisyal ng gobyerno upang magtulungan sa bagong siglo ng Mutya ng Pilipinas. Board of Directors, sir, ano po ba yung hinahanap nyo ngayon bilang isang Mutya ng Pilipinas? Well,
Yung butya ng Pilipinas candidate, for me, kaya na lagi kong sinasabi, eh, naghahanap ako personally ng isang candidate na may pagmamahal sa bayan kasi mutya siya ng Pilipinas, diba? And at the same time, simbolo siya ng, ano, ng babaeng rerespetuhin natin, matalino, maka-Diyos, mabait, malasakit sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kababayan. So, yun yung para sa akin ang simbolo ng isang mutya ng Pilipinas. Muna sir, ano po yung involvement nyo dito sa mutya ng Pilipinas? Okay, this time, ang mutya ng Pilipinas ay bababa up to the grassroots level ng ating bansa, kundi ang barangay. Kaya dito, magkakaroon tayo ng joint memorandum of agreement ng mutya ng Pilipinas, Liga ng mga Barangay, and of course, DILG. Kaya for the first time ay mag-uumpisa ang search ng mutya ng Pilipinas sa barangay level. Sir, masasala talaga ng mga magaganda sa kada barangay kasi nasa baba tayo, pangakit pa lang. Correct. Tandaan mo, lahat ng mga Pilipino mag-uumpisa yan sa barangay. Now, they will represent their barangay, their municipality, cities, and of course, their province and their region. Sir, ano po ba yung expect ng DILG sa mga ng Pilipino? Siyempre, mabibigyan natin ng opportunity ngayon talagang lahat ng mga pambato ng barangay. Hindi lamang limited dun sa mga may kilala. Kumbaga, ang search for mutya ng Pilipinas ngayon ay ibababa natin hanggang sa grassroots level. Ibig sabihin nga ni Ms. Cory, yung organic beauty, yung talagang kagandahan ng Pilipina galing sa baba. Ganun pa man, inaasahan ng pageant fans na mahihigitan sa pamumuno ni Cory Quirino ay ang grande at magarbong 50th mutya ng Pilipinas noong nakaraang taon. Alam ko na kung paano mapanalo ang Pilipinas. Alam ko na yung hinahanap ng mundo bilang isang winner. Kaya andito na yan sa aking puso, sa aking kaisipan. Kaya pag maghahanap na kami ng mga kandidata, alam ko na yon yung mga standards, yung mga expectations, at saka kung kulang pa rin sa training, doon ang pinakalayunin ng mutya, ite-train namin sila. Mula rito sa Ascot, Makati, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Aba-aba, pati si Asek Martin Dino, nakimutya din. Wow. Pero maganda yun ano, na may grassroots level of beauty recruitment. At least talagang walang palakasan. Kasi minsan may mga issue ng kung sinong malakas sa, ano, sa organizer po ng budget, siya lang nakakasali. Okay, pero kung from the grassroots level ang search, talaga naman, oh. Hindi si Asek Martin Dino dyan, eh. Laging lilinaw ang mata. Ulitin natin, mga suki, ang ating survey question, ang ating tanong sa bayan sa hapon pong ito. Sang-ayon ba kayong magkaroon na ng batas laban po sa mga nagpapakalat ng fake news? 09-27-494-2175 at 09-497-365,000 ang ating mga telepono sa studio. At huwag niyo pong kaligtang i-like, mag-comment, i-follow at i-share ang ating page at ang ating live video ng Kamaong Asero para mas marami pong nakakaalam sa mga totoong kaganapan sa ating bansa. Balikan po namin kayo pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor. And to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But
But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.